Gusto ko lang po muna, bago po tayo magsimula, magpasalamat po sa Panginoon for this opportunity po na magamit para po sa pagpapahayag ng kanyang salita. This past few weeks po, napaka-challenging po pala talaga pag Sunday preacher. Talaga po, sinubok talaga ng Panginoon na kung ano nung challenge po, nangyari po, ano po, nagkaroon ng sakit, nagkaroon po ng projects bigla, ng deadline same week. So, papasalamat ako sa Panginoon dahil napagtagumpayan po yun. And nangyari po yung kanyang kalooban. And gusto ko lang din pong pagpasalamat din po sa Panginoon sa mga itinuro din po niya sa akin and sa mga ginamit din po niya na mentor para din po magawa yung kanyang mensahe po for this morning. And ang title po ng ating pong preaching this morning is Abraham and Isaac, the faithful sacrifice. But before we begin po, tayo po muna tayo and let us pray to the Lord po. Panginoon, pinakamakapangyarihan sa lahat, muli kami Panginoon ngayong umaga na ito ay humihingi Panginoon ng guidance ng Holy Spirit na nanggagaling po sa inyo. Panginoon, nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami, Lord, sa pag-aaral namin ng buhay ni Abraham and ni Isaac, Panginoon. Ipaintindi niyo po, nawa, Lord, sa amin ang inyong nais na aming maintindihan, Panginoon. And bilang mouthpiece niyo po, Panginoon, this morning, gabayan niyo po, nawa ko, Lord, na maipahayag ko ito ng according sa inyong plano, Panginoon. And patuloy ko din pong ipinapanalangin, Lord, na kalooban niyo po mangyari this morning. Hindi po nawa ito mahaluan ng kahit na ano, Panginoon, na motive, Panginoon, kung hindi yung sa inyo lamang, Panginoon. Kayo po, Lord, ang maipuri, maitaas at madakila this morning. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Amen po. Ang title po ng ating preaching is Abraham and Isaac, the faithful sacrifice. Amen po. Ngayon po, let's first define ano po ba ang meaning of sacrifice. Ano po yung meaning ng sacrifice? Ang meaning po ng sacrifice is the act of giving up something you want to keep. Ibig sabihin po pala, ang sacrifice po, ito po yung pag-give up natin ng mga bagay na mahahalaga po sa atin. Amen po? Madali po ba yan? Yung pag-give up na mahalaga po sa atin? Di ba po hindi? Di po mahalaga yan, di ba po? So, ang question is, why do we sacrifice? Bakit po ba tayo nagsasakripisyo kung hindi madali? Di ba po? Yung mahalaga, gini-give up po natin. Why do we sacrifice? Marami po tayong reasons kung bakit po tayo nagsasacrifice sa Panginoon. Yeah po. Or bakit po tayo nagsasacrifice in general? Pero po, ito po yung main reasons na nakita ko po kung bakit po tayo nagsasacrifice. Amen? Ang first reason po is to prove. Yeah po. To prove something. Amen? So ano po yung ibig sabihin po ng to prove? Bakit po tayo nagsasacrifice to prove? Ang example po nito, gamitin po natin ang example ng isang manliligaw. Yeah po. Ang isang manliligaw po, ano po yung goal ng manliligaw sa nililigawan? Mapasagot po, di ba po? Ano po yung kailangan niyang gawin para po mapasagot niya yung nililigawan niya? Di ba po? Kailangan niyang i-prove doon sa kanyang nililigawan na tunay yung kanyang pagmamahal. Di ba po? And paano po mapuprove yon ng manliligaw? Di ba po? Paano niya mapuprove yon? So, paano niya ginagawa yun? Di ba po nagsasacrifice siya ng time, ng effort, ng pera? Di ba po? Di ba po? Mapapansin po natin sa iba pong preaching, di ba? Sinasabi po palagi yung inaalalayan sa jeep, di ba po? Sinasabi ng mga preacher po before. And then yung at the same time po, di ba po, bumibili ng mga gifts,
mga chocolate, mga flowers, diba po, nagsispend ng pera, diba po, as a sacrifice para i-prove yung pagmamahal niya sa tao po na yun. Diba po? So yun po yung isa po nating reason kung bakit po tayo nagsasacrifice, is to prove something. Amen po? Yung second reason po kung bakit po tayo nagsasacrifice is to provide. Diba po? Sa pamilya po natin, meron po tayong provider. Di ba po? And yung nagpo-provide po sa atin, di ba po, sila po yung nagtatrabaho para sa pamilya. And yung nagtatrabaho po para sa pamilya, sila po nagsasacrifice din po sila ng strength po nila, ng oras po nila sa pagtatrabaho para lang po makapag-provide ng pangangailangan ng pamilya. Di ba po? So yun po yung isa po nating reason kung bakit po tayo nagsasacrifice is para makapag-provide sa ating pong pamilya. Amen po? Amen. To provide. Pangatlo pong reason po is to improve. Diba po? Kaya po tayo nagsasacrifice kung minsan is para tayo po mismo bilang isang tao ay mag-improve. Ano po yung example po nito? Isa po nitong example, let's say po, tayo po ay mahilig sa paglalaro. Mahilig po tayo sa magbabad sa social media. Diba po? And let's say po, 5 hours a day po tayo nagsa-social media. Ngayon po, yung 5 hours po na yun, napansin po natin na, ay, hindi pala to maganda para sa akin. Diba po? Gusto po natin yung entertainment, di ba po? Gusto natin yung enjoyment na nakukuha po natin doon. Pero, kahit gusto natin siya, alam natin na hindi siya valuable sa atin. So ano po yung ginagawa natin? Sinasacrifice po natin. Di ba po? In order to improve. Amen? Pinapalitan po natin siya ng something worthwhile. Diba po? Something na talagang mahalaga para sa atin. Diba po? Kahit hindi man siya as nakaka-enjoy, pero meron po tayong mas napupulot pag sinacrifice po natin yung bagay po na yun. Diba po? Yung mga useless things po sa buhay natin. Amen po? Ngayon po, punta na po tayo sa storya po ni Abraham and ni Isaac po. Punta po tayo sa Genesis chapter 22, verses 1 and 2 po. Sabi po dyan sa verse 1, "And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And then sa verse 2 po, sabi po dyan, and he said, Take now thy son, Abraham, kunin mo yung iyong anak, thine only son, Isaac, specific po, di ba? And whom thou lovest, na iyong mahal, and get thee into the land of Moriah, at pumunta ka sa land of Moriah. And ano daw po ang gagawin? And offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of." Di ba po? Sabi daw po ng Panginoon kay Abraham, Abraham, kunin mo yung iyong anak at nag-iisa mong anak na si Isaac na iyong mahal. Pumunta kayo sa land of Moriah at i-offer mo siya doon, isa sa bundok doon na sasabihin ko sa'yo. Mahirap po, di ba? Ito po yung instruction ng Panginoon kay Abraham. Diba po? I-offer daw po yung kanyang anak na si Isaac. Church, for context po, para po mas maintindihan po natin kung gaano kahirap po yung utos na ito para kay Abraham, punta po muna tayo sa Genesis chapter 17 verses 1 po. Sabi po dyan, "And when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham," or Abram, "and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect." Okay po. So, ang naka-highlight po dyan is 90 years old and 9. Mahalaga po ito. Na maalala po natin, 99 years old po si Abraham during this time. Tatalon po tayo sa verse 15. Ang sabi po dyan, "And God said unto Abraham, As for Sarai, thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be.
And sa verse 16 po, and I will bless her and give thee a son also for her. Yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations, king of people shall be of her. During this time po, si Abraham is 99 years old and si Sarah is 90 years old. Yeah po. At during this age po, imposible po na magkaroon na ng anak. Yeah po, imposible po yon. Actually, dito po sa may chapter po na ito, pagkatapos po ito sabihin ng Panginoon sa kanila, ay si Sarah, tumawa po siya na, ha? Sabi niya ganun, magkakaanak pa ba talaga? Ang tanda ko na ito. Yeah po. Sobrang tanda na yon. Ang sabi po dyan sa verse 21, but my covenant will I establish with Isaac, which Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year. Apo, sinabi daw po ng Panginoon, next year, apo, siya ka po nila marireceive si Isaac. Okay po. Ngayon po, pumunta po tayo sa next year. Sa Genesis chapter 21, verse 4, to 5. Ang sabi po dyan, and Abraham circumcised his son Isaac, being 8 days old, as God had commanded him. Verse 5, and Abraham was 100 years old, yan po, sakto po na 1 year, kasi 99 years old po siya kanina, when his son Isaac was born unto him. Yan po, 1 year. Ito po si Abraham and si Sarah, sila po, nung nag-promise po sa kanilang Panginoon, after 1 year, siya ka po nila na-receive yung promise. Pero I do believe na si Abraham po and si Sarah, matagal na po silang naghahanap o naghahangad na magkaroon ng anak. Yan po? Pero hindi po sila magkaroon ng anak. Yan po? And during this time din po, ito po yung time na pag wala ka pong anak, ikaw po ay parang mababa tingnan. Yan po? Parang hindi ka tinitinan as parang blessed, parang ganun po, di ba po? So parang, para kay Sarah na hindi siya magkaroon ng anak, di ba po, masakit po yun. So matagal po sila naghihintay. Ito po sa church, di ba po, ang ideal age po natin, bago mag-boyfriend and girlfriend, 25 years old, di ba po? 25 years old. Ano po yung ideal age po natin pagdating po sa marriage? Yung pagdating po sa pagpapakasal, ano po yung ideal age? 46? 46 po ba? 30. Okay. Okay po, sabihin mo natin 44 years old po. Ano ba? Yun po yung ideal age. So yun po yung ideal age, sabihin po natin 44 years old. Sabihin po natin yung magkakaroon ng anak, 45. Yeah po, 45 years old bago magkaroon ng anak. Tapos po, okay, 45 years old. Let's say lang po, yun po yung ideal age. Yeah po. Let's say po, si Abraham and si Sarah, nung time po na yun, sila po ay 45 years old, sabihin po natin, nung sila po ay nag-aangad ng magkaroon ng anak. Yeah po. 99 years old na po si Abraham at 90 years old na po si Sarah. Yeah po. Gano'n po katagal yun? Yan po? 54 po? 54 years, di ba po? 54 years na naghintay po si Abraham and si Sarah na magkaroon ng anak. Amen po? 54 years. Church, sabihin natin sa trabaho po natin, bigyan po natin ng example para po mas makarelate po tayo. Sabihin po natin, di ba po, meron po tayong trabaho. And sa trabaho po natin na yon, gusto po natin ng promotion. Gusto po natin ma-promote sa trabaho po na yon. Apo, sabihin po natin, kahit 25 years lang. Apo, 25 years po tayo naghihintay na ma-promote. Tapos, after 25 years, biglang na-promote po tayo. Apo, na-promote tayo sa trabaho po na yon. At masaya po tayo, di ba po? Na-bless tayo. Tapos biglang, after a few months, biglang sabi ng Panginoon po sa atin, anak, offer mo sa akin yung trabaho na yan. Mag-quit ka dyan sa trabaho na yan. Apo? Apo? Yung po, 25 years pa lang po yun. At trabaho pa lang po yun. Apo?
how much more yung hinintay ni Abraham and ni Sarah po, na pagkaitagal-tagal po, na magkaroon ng anak. And then yung anak po na yun, po, pinalaki nila, tapos sabi ng Panginoon, offer si Isaac. Amen po? And during this time po, malalaman din po natin kung gaano katagal po pinalaki si Isaac. Yung estimation po, yung tunay na age po ni Isaac during the time. Apo. Sabi po diyan sa Genesis chapter 25, verse 7 to 8. Ang sabi po diyan sa verse 7, "And these are the days of the years of Abraham's life, which he lived 103 and 15 years." So ito po mga 175 years. Tama po? 175 years old po si Abraham nang siya po ay mamatay. Sa verse 8 po, "And Abraham gave up the ghost and died in a good old age, an old man and full of years, and was gathered to his people." Si Sarah naman po, nung siya po ay mamatay, ang sabi po dyan sa Genesis chapter 23 verse 1, "And Sarah was 107 and 20 years old. These were the years of the life of Sarah." So, si Abraham po, nung siya'y mamatay, 175 years old po. Si Sarah, nung siya po'y mamatay, siya po ay 127 years old. Ngayon po, doon po sa Genesis 25:20, ang sabi po dyan, "And Isaac was 40 years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethel and Syrian of Padan Aram, the sister to Laban the Syrian." Okay po. So 40 years old po si Isaac nung namatay po si Abraham. Ngayon po, no, si Isaac po pinanganak, 100 years old po si Abraham. Yeah po. 100 years old. Ngayon po, so sa 75 years po, yeah po, minus po natin yung 40 years old ni Isaac, ilang taon po yun si Isaac? 35? Tama po ba? 35 years old. Ngayon po, dun sa may kay Sarah naman po, diba po, 90 years old, nung ipinanganak po si Isaac, diba po, or 91, kasi 1 year. So, makikita po natin doon, magiging 9 plus 27, diba po, around 35 to 36 or 25 to 35 years old si Isaac during the time nung sinabi po ng Panginoon kay Abraham na i-offer si Isaac. Amen po. Meaning po, nasa parang young people to adulthood na po si Isaac kung ano po sa time po natin ngayon. Diba po? Meaning po pala, si Isaac, pinalaki po ni Abraham ng ganun katagal. Diba po? So, si Abraham and si Sarah po, diba po, naghintay sila ng matagal na panahon na magkaroon ng anak. Tapos pinramis ng Panginoon sa kanila, in 1 year, magkakaroon kayo ng anak na si Isaac. Tapos, hindi pa po sila naniwala. Tapos, in the first, una sinabi sa kanila ng Panginoon. But after 1 year, binigay sa kanila ng Panginoon. And nung pinalaki po nila si Isaac, tapos, in our estimation, around that age, tapos, pinalaki nila. Ibig sabihin, nag-invest po sila, di ba po? Na-build yung relationship nila po sa anak po nila na si Isaac. Tapos, ibig sabihin, hindi po ito yung parang baby lang, na bata lang, na parang ilang taon pa lang po na inaalagaan. Ito po, matagal na inaalagaan po si Isaac. Tapos ang utos po ng Panginoon, i-offer si Isaac. Ang sabi po kay Abraham. Diba po? Siguro po kung tayo po yung nasa situation ni Abraham, siguro po tayo po, nakakatakot po siguro yun, ano? Yung ang tagal-tagal po natin naghintay na magkaroon ng anak, di ba po? Tapos nung sinagot na ng Panginoon, biglang, anak, after ilang years, tapos biglang, anak, offer mo naman sa akin. Di ba po? Di ba po? Na-build na yung relationship doon. Di ba nga po minsan sa mga aso pa lang, di ba po? Pag meron po mga aso na alaga, di ba po kung minsan, pag na-build nyo na po yung relationship sa aso na yun, pag nagkaroon ng sakit yung aso, di ba po, naaawa tayo ng sobra. How much more yung anak na pinalaki mo ng napakatagal? Di ba po? How much more? Di ba po? Ang first point po natin is, be fearful.
Amen po. Be fearful. Ang meaning po nung ano po na yan, nung fearful po na yan, hindi po yun yung literal fear sa mga gagamba, sa mga heights, hindi po ganun yan. Ha? Hindi po yun yung fear po na sinasabi po dyan. Ang ibig sabihin po niyan, yan po yung deep reverence or respeto, yan po, and honor for God. Amen po. Be fearful. Amen po. Ito po yung napaka-deep na respeto po natin para sa Panginoon. Amen? Yung willing po natin i-honor ang Panginoon dahil sa ating pagiging fearful sa Kanya. Amen po? Punta po tayo sa Genesis chapter 22 verse 3. Ano po ang sabi po dyan? Sabi po dyan, "And Abraham rose up early in the morning." Amen po? Meron po ba naging tanong si Abraham na sinabi ng Panginoon yan? Yung instruction po ng Panginoon? Wala po, di ba po? Hindi po sinabi dyan na nagtanong si Abraham. Ano po yung ginawa ni Abraham? He rose up early in the morning. And ano po yung ginawa? And saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac, his son, and clave the wood for the burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. Amen po. Sumunod po ba si Abraham? Sumunod po, di ba po? Nag-double mind po ba si Abraham na siya po ay hindi sumunod sa Panginoon? Hindi naman po sinabi yun, di ba po? Ano po ang ginawa niya? Gumising daw po ng maaga. Sub-point po natin dyan is be fearful, love God. Amen po. Nakikita po natin dito sa sobrang respeto ni Abraham para sa Panginoon. Mahal na mahal niya yung Panginoon. Amen? And sa sobrang pagmamahal niya sa Panginoon, makikita po natin dyan, he rose up early in the morning. Amen po? Mahal po ba ni Abraham si Isaac? Yes. Amen? Mahal na mahal po ni Abraham si Isaac. Pero yung pagmamahal ni Abraham sa Panginoon, mas malaki. Amen po? Mas malaki. Amen po? And kuminsan nga po, di ba po, yung pagising pa lang ng maaga, hirap na po tayo. Di ba po, sabihin sa atin na gumising tayo ng maaga, hirap na po tayo. How much more knowing when you wake up, you would have to sacrifice someone you love? Amen po? Yung pagising natin, alam natin na isa-sacrifice natin yung anak natin. Amen po? Mas mahirap po yun. Baka nga po yung iba po sa atin, hindi muna gumising eh. Di ba po? Baka matulog lang po tayong matagal eh. Di ba po? Para lang maiwasan. But no. Di ba po? Si Abraham, gumising ng maaga. Amen? Kasi mahal na yung Panginoon eh. Amen po? Mahal na yung Panginoon. Yung only the best yung ginawa ni Abraham para sa Panginoon. Amen po? Gumising ng maaga. Ngayon po, pagpumunta po tayo sa Genesis chapter 22 verse 4, ang sabi po dyan, "Then, on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off." So ito po, nag-travel na po sila. Diba po? Ang sabi po dyan, on the third day. Sabihin po, 3 days na po. Diba po? Na sila yung nagta-travel. Diba po? 3 days na po sila nagta-travel. And after 3 days of traveling, they saw the place afar off. Ibig sabihin, wala pa po sila sa lugar ng Moriah po noon, ha? Nakikita pa lang po nila sa malayo. Diba po? Sinabi, third day na po, diba po, na nagta-travel sila, pero nakikita pa lang po nila sa malayo. Diba po? Ito po yung mapa from Beersheba to Mount Moriah. Yung estimation po dyan, around 25 to 45 miles. Diba po? Bawat mile, 1.6 kilometers. Kung ang kilometers lang po ang alam po natin. So, ganyan po kahaba. Hindi rin po patag yan. So, mahirap po, di ba po? Mahirap yung pagta-travel. And back then po, hindi naman po jeep, hindi naman po kotse, di ba po yung ano po niyan. Siguro po kung tayo, di ba po? Ngayon nga po, di ba, magta-travel tayo na nakasakay sa kotse for 3 days. Di ba po? Baka hirap na po tayo nun eh. Diba po? Kasi sa 3 days po nagta-travel tayo, kahit nasa kotse tayo, hirap na hirap. How much more yung nakasakay lang sila sa ano? Diba po? Eh minsan, naglalakad lang din po sila. Diba po?
45 miles ang tinravel. Estimation lang po yan. 45 miles. Diba po? Sobrang layo. Alam niyo po, church, during these 3 days po na nagtatravel po si Abraham, napakadaming opportunity ni Abraham para tumalikod at hindi na tumuloy. Amen po. Napakadami pong opportunity ni Abraham para hindi tumuloy. Pero nagpatuloy po si Abraham. Amen po. Why? Kasi po, Abraham leans on God. Amen po. E po kanina yung kanta po kanina, yung parang si Kristo ang sandigan ko. Amen po. E po, nakasandal po si Abraham sa Panginoon. Dahil si Abraham nagtitiwala sa Panginoon. Amen po. Nagtitiwala siya sa Panginoon. Amen? Alam po ba ni Abraham yung instruction ng Panginoon? Yes, di ba po? Clear na sinabi sa kanya ng Panginoon na isa-sacrifice na si Isaac. I-offer na si Isaac. Pero, tiwala pa rin si Abraham sa Panginoon. Amen po? Amen? At saka, kung isipin din po natin, ano po, yung pagta-travel po nila, ang dami po nilang dala. Di po, may kahoy, may apoy, di po. Madami po silang dala. Di po, na gamit. Kung isipin po natin yun, di ba ang hirap po nun, magta-travel ka, dala-dala mo lahat ng gamit na yon. Tapos, di ba, alam mo na isa-sacrifice mo yung anak mo, tapos mag-e-effort ka ng ganun. Di po, baka kung tayo po si nasa situation po tayo ni Abraham, baka kung saan na lang natin gawin eh, di ba po? Or kaya hindi na lang tayo magdala ng high quality na malaki talagang kahoy, baka yung mga stick-stick na lang na dadalhin po natin, di ba po? Di ba po? Pero si Abraham, di ba po, nag-effort po siya. Nag-effort siya para i-offer niya sa Panginoon si Isaac. Amen po. Sabi po dyan sa Genesis verse 5 and 6 po, sabi po dyan, "And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. Verse 6, "And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together." Amen po. Nagpatuloy. Amen po. Nagpatuloy. Pareho po sila ni Isaac. And si Abraham po, siya po ay nakakapagpatuloy lang sa Panginoon dahil po siya ay namumuhay kasama ang Panginoon. Amen po. Kasama niya po yung Panginoon eh, sa buhay niya. Amen po. Malaking parte po ang Panginoon sa buhay ni Abraham. Kasi kung hindi po malaking parte ng buhay ni Abraham ang Panginoon, hindi po ito magagawa ni Abraham. Amen po. Kasi kung hindi siya malaking parte sa buhay ni Abraham, edi mas malaki si Isaac, di ba? Mas important si Isaac kaysa sa Panginoon. Diba po? Pero nagpatuloy. Amen po. Second point po natin is, be faithful. Amen po. Natakal na po natin yung magkaroon po tayo ng respeto sa Panginoon, at po ng fear sa Panginoon. Ngayon po, be faithful. Sabi po dyan sa Hebrews 11:1, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Amen po? Amen. Sabi po dyan sa verse 7, sabi, "And Isaac spake unto Abraham his father and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold, the fire and the wood. But where's the lamb for a burnt offering?" Nagtataka si Isaac po. Nasaan daw po yung lamb na i-offer po nila? Kasi dala-dala po nila lahat ng gamit, di ba po? Dala nila yung fire, yung wood, di ba po? Yung knife na ipangkakatay, di ba po? Pero wala silang lamb na dala. Po? Alam niyo po, si Abraham po, faithful po siya. Why? Kasi po, kahit po hindi po niya alam yung plano ng Panginoon, nagtitiwala siya na God has a plan. Amen po.
Alam po ba ni Abraham yung mangyayari sa buong storya? Hindi naman po eh. Instruction lang ng Panginoon, di ba po? Ang alam niya. Amen? Tayo din po, church, hindi naman po natin alam ang plano sa atin ng Panginoon eh. Amen? Ano lang po ang alam po natin? Instruction niya. Amen po? Instruction lang po ng Panginoon. Ano po yung ginawa ni Abraham? Sinunod po instruction, di ba po? Sumunod lang siya sa instruction ng Panginoon at naniwala siya na God has a plan. Amen po? Alam niyo po, church, meron pong example po nito eh. Alam niyo po ba yung IKEA? Alam niyo po yun? Yung store na IKEA. Di ba po, pag bumibili po ng furniture doon po sa IKEA, di ba po, hindi po yun naka-assemble pa. Pag bumili po kayo ng furniture po doon, di pa po yung naka-assemble. Kayo po yung mag-a-assemble noon para po makip nila yung cost. Ngayon po, kung minsan po, yung mga taong bumibili sa IKEA, hindi po nila tinitingnan yung instruction manual. Kasi po, sabi nila, okay lang yan, madali lang yan. Titingnan lang nila yung picture. Di ba? Titingnan lang po nila yung picture. Kung minsan po, as a Christian, di ba, hindi po natin makita yung big picture hanggat di pa nabubuo. Diba po, yung plano ng Panginoon. Hindi pa natin siya makikita. Diba po, nakikita lang natin mga iba't ibang piece. Diba po, iba't ibang piece lang. Hindi pa po natin alam yung plano ng Panginoon. Diba po? And kung minsan po, bilang mga Kristiyano, nanguhula na lang tayo eh. Ay, ito, plano siguro to ng Panginoon. Diba po? Minsan nanguhula na lang tayo eh. Pero church, hindi naman natin kailangan manghula eh. May instruction ng Panginoon, nasa Bible eh. Di ba po? May kasamang instruction manual. Di ba po? Di ba po? Para mapadali yung buhay natin. Kung minsan po, meron po akong mga nakikita, bumubuo sila ng IKEA furniture nila. Mali-mali. Nakabuo sila ng panibagong gamit, pero hindi yung ano, hindi yung nakasulat sa ano, sa manual. Di ba po? Cabinet naging sofa. Di ba po? Cabinet naging sofa. Kasi hindi po nila alam yung plano na po, nun sa instruction manual. Kasi may pride eh. Di ba po? Kung minsan may pride. Alam ko na, ganito. Di ba po? Hindi natin alam ang plano ng Panginoon. Amen? Bawat isa po sa atin, may plano ang Panginoon. Iba-iba po tayo. Kumbaga sa furniture, baka ito po si sofa, ito naman si cabinet. Di ba po? Iba-iba po yung plano sa atin ng Panginoon. Ano lang po kailangan po natin gawin? Be like Abraham na finalo yung instruction ng Panginoon. Amen po. Follow lang po natin instruction ng Panginoon. And sabi po diyan, sa Genesis chapter 22 verse 8, sabi po diyan, and Abraham said, my son, God will provide. Amen? God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Di ba po? God will provide. Amen? God will provide. Kung minsan po, di ba po? Minsan po, di ba po, sa first fruit po natin, di ba po, may first fruit po tayo. Minsan po, di ba po, nung nagsulat po tayo, nung binigay po sa atin yung papel, yung susulatan po ng first fruit po natin, kaya po tayo nagsulat is dahil meron po tayong takot sa Panginoon. Amen po? May takot po tayo sa Panginoon. May respeto tayo sa Panginoon. Kaya po tayo nagsulat. Amen? And yung sinulat po natin na amount, sinulat po natin yon dahil mahal natin ang Panginoon. Amen? Malaki man yan or hindi, diba po, sinulat natin yon dahil mahal natin ang Panginoon. And yung sinulat po natin na amount na yon, kahit minsan imposible para sa atin, pero sinulat natin dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon. Amen? Dahil alam natin na parte, malaking parte ng buhay natin ng Panginoon. Amen po? And alam po natin ang Diyos may plano. Amen? Hindi lang natin makita, pero may plano ang Panginoon. Kailangan lang po natin maging faithful that God will provide. Amen po? Kailangan lang po natin maging faithful. Malapit na po yung deadline ng first fruit. Amen? Pero ang Panginoon, kaya pong gumawa ng napakadami pong ways ng Panginoon para mag-provide ng first fruit po natin. Kailangan lang po natin maging faithful. Amen? Magtiwala sa Panginoon na God will provide. Amen? Kahit alam na po ni Abraham na ni-offer niya po si Isaac, diba po, sinabi niya, God will provide himself a lamb. Amen po? Amen. Tiwala lang po tayo sa Panginoon. At sabi po diyan,
So verse 9 and 10, and they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. Amen po? Papatayin na po ni Abraham si Isaac? Di ba po? Ready na po, di ba? Amen? Pero sabi po sa verse 11, and the angel of the Lord called unto him out of heaven. Amen po? And said, Abraham, Abraham. And he said, here am I. Amen po? Nabasa ko po itong verse 11 po na ito. Napakalaking relief po siguro kay Abraham nung ready na po siyang patayin yung kanyang anak, i-offer yung kanyang anak, tapos biglang may anghel na pinadala ang Panginoon. Amen po? Ready na po, di ba? Tapos napakalaking relief po kay Abraham na biglang ang Panginoon, di ba? Nag-provide ng anghel. At ano po yung sinabi po diyan? And he said, lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him, for now I know that thou fearest God. Amen po? Amen? Seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Amen po? Dahil hindi mo pinagdamot sa akin yung nag-iisa mong anak. Amen? Ngayon nalaman ko na may tunay na takot ka para sa Diyos. Amen? Para sa Panginoon. Amen? Church, God has a plan. God will provide. And yung plano po ng Panginoon, God has a purpose. Amen? Bawat plano po ng Panginoon, may purpose po yan kung bakit nangyayari sa atin. Amen po? May purpose ang Panginoon. Amen? Kung minsan, hindi po natin alam yung purpose eh. Di ba po si Abraham, hindi niya po alam yung purpose ng Panginoon eh. Bakit kailangan niyang i-offer si Isaac eh? Hindi po siya nagtanong, di ba po? Hindi siya nagtanong. Hindi siya nag-double mind. Amen? Sinunod niya lang instruction ng Panginoon. Nagkaroon lang siya ng faith. He had faith na God will provide. Amen? And God has a plan. And yung plano ng Panginoon may purpose. Amen? Yung pala yung purpose ng Panginoon, makita niya kung may takot si Abraham para sa kanya. Amen? And nakita yun ng Panginoon. Apo, nalaman ng Panginoon. And sabi po diyan, be fulfilled. Amen po. Yan po yung third point po natin. Be fulfilled. Sabi po diyan sa verse 13 and 14, and Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. Yan po, Diyos na nag-provide. Amen po. Finulfill po ba ng Panginoon yung pangangailangan ni Abraham? Yes po, di ba po? Finulfill ng Panginoon yung pangangailangan ni Abraham. Imbis na yung kanyang anak ang i-offer, nagpadala ang Panginoon ng ram na na-stuck. Di ba po? Yan po, ang ganda po, no? Ang storya po ni Abraham, Diyos po yung nag-fulfill. Diyos po yung nag-provide. Apo, hindi na po kailangang i-offer ni Abraham si Isaac para ma-prove apo, sa Panginoon na meron siyang takot. Apo, amen po. Grabe po, ano? Ready na po talaga si Abraham na i-offer yung kanyang anak, pero hindi yun pinagkaloob ng Panginoon. May ibang plano ang Panginoon para kay Isaac. Amen? May iba siyang plano doon. Pero ang gusto lang po niya talaga, yung purpose niya kay Abraham, makita niya yung takot. Kung meron ba talaga siyang fear para sa Panginoon. Sabi po dyan sa verse 14, and Abraham called the name of the place, Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Amen po? And alam niyo po, pag tayo po nakita ng Panginoon na meron po tayong takot, meron din po tayong faith para sa Kanya. Di po, hindi po yan nawawalan ng pagpapala galing sa Panginoon. Amen po? Palaging may pagpapala sa Panginoon.
Amen? Sabi po dyan, verse 15, and the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, sabi po dyan, and said, by myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son, apo, dahil ginawa mo ito, ano po ang sabi po dyan? That in blessing I will bless thee. And in multiplying, I will multiply thy seed as the stars of the heaven. Amen po. Grabe po, ano? Alam niyo po ba kung paano po gumagana yung mga star? Maano lang po tayo ng ate. Para po meron po tayong ano. Nung tinuro po sa amin sa science kung paano po gumagana yung star. Ang isa po palang star, pag yan po ay sumabog, nagpo-produce ng million-million ulit na star. Apo? Meaning, apo? Ganon po karami yung tinutukoy ng Panginoon kay Abraham. Apo? And sabi po dyan, and as the sand which is upon the seashore. Apo? Yung buhangin. Apo? Di nga natin mabilang yun eh. Apo? Ganon daw po karami. And thy seed shall possess the gate of his enemies. Amen po. In verse 18, and thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Amen po. Kasama po tayo doon. Because thou hast obeyed my voice. Amen po. Dahil sa pag-obey ni Abraham. Amen po. All the nations of the earth be blessed. Amen po. At ano pa po sinabi po dyan? So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beersheba. And Abraham dwelt at Beersheba. Sabi po dyan, and it came to pass after these things that it was told Abraham, eto na po, saying, behold, Milcah, she hath also borne children unto thy brother Nahor. Sabi po dyan, Haz his firstborn, and Buz his brother, and Kemuel, the father of Aram. And verse 22, and Chest, and Hazo, and Pildash, and Jildaf, and Bethel, and then, and Bethel begat Rebekah. These eight Milcah did bear to Nahor, Abraham's brother, and his concubine, whose name was Reuma. She bare also Teba, and Gaham, and Tahash, and Maaka. Amen po? Apo, binigay ng Panginoon. Apo, nakita na po natin yung blessing ng Panginoon kay Abraham. Apo, nangyari po ba yung sinabi ng Panginoon? Yes. Apo, minultiply po ba yung seed? Yes. Amen? Na-bless po ba tayo sa storya ni Abraham? Yes. Apo, nangyari po ba yung sinabi ng Panginoon? Yes. Apo, tunay po yung pangako ng Panginoon. Amen po. Alam niyo po, in conclusion po ano, yung buhay po, yung sacrifice po na ginawa ni Abraham, sobrang hirap. Amen po. Sobrang hirap po ng sacrifice na ginawa ni Abraham. Po. Kahit nga tayo po, di ba? Nakaka-relate tayo, sobrang hirap ng sacrifice na ginawa ni Abraham. Yung nag-iisa mong anak, di ba po? Isa sacrifice mo. Pero alam niyo po, church, kung natuloy man yung sacrifice po ni Abraham, yun po para sa Panginoon eh. Apo, worthy po ba ang Panginoon sa sacrifice po natin? Yes, di ba po? Worthy ang Panginoon. Pero alam niyo po, mas mahirap yung sacrifice ng Panginoon para sa atin. Di ba po? Dahil sinacrifice din po niya yung nag-iisa niyang anak. Di ba po? Ipinako sa krus ng Kalbaryo para sa atin na taong makasalanan. Kung tutukuyin niya po natin, di naman po tayo worthy eh. Di ba po? Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, sinacrifice niya nag-iisa niyang anak. Amen po. Yung bugtong niya na anak. Amen po. Mas mahirap po yung sacrifice ng Panginoon. Amen? Para lang mailigtas po tayong lahat. Yung buhay po ni Abraham sa ating pong tao, amen po, makaka-relate po tayo sa kanya. Amen po. Sa pinagdaanan niya, amen po, ang hirap. Pero yung sa Panginoon, parang 100 times nung kay Abraham. Di ba po? Isipin niyo po, 100 times po ng ganun.
Tayo po tayong lahat and let us pray. Panginoon, pinakamakapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, ngayong umaga na ito, kami, Lord, ay nagpapasalamat sa buhay, Panginoon, ni Abraham, sa kanyang faith, Panginoon, sa kanyang pagkaroon ng takot sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe niyo po, Panginoon, ngayong umaga na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa naging paggamit niyo po, Lord, sa akin bilang mensahero, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa guidance ng Holy Spirit, Panginoon, sa amin, Lord, pag-aaral. And muli, Panginoon, this morning, pinagpipray po namin na nawa ang bawat isa, Panginoon, sa amin ay maintindihan namin, Lord, ang buhay nito ni Abraham. May-apply namin ito sa aming pamumuhay. At hindi namin ito basta-basta makalimutan, kundi talagang tunay na may-apply sa pamumuhay, Panginoon. Tulungan niyo po nawa, Lord, gabayan niyo po kami. Magkaroon kami, Panginoon, ng faith sa inyo. Lord, muli, Panginoon, maraming salamat sa sacrifice na inyong ginawa para sa amin. And sa mga bisita po namin, alam po, Panginoon, hindi po aksidente, nandito po kayo ngayong umaga na ito. Narito po kayo dahil ipinagkaloob po yan ng Panginoon. And ang Panginoon po, isinacrifice yung nag-iisa niyang anak para po tayo ay maligtas. Maraming salamat, Panginoon. And mga kapatid, lumood po tayo sa Panginoon. Panalangin natin sa Panginoon yung mga bigati na meron po tayo. Lord, alam niyo po yung buhay ng bawat isa, yung pangangailangan ng bawat isa. Alam niyo po, Lord, yung mga burdens na dala po namin this morning. Pero Panginoon, patuloy po namin pinagpipray na kayo, Lord, ang manguna, Panginoon. Sa amin po, Panginoon, mamaya, sa pagsamantala po namin, pag-uwian, Panginoon, gabayan niyo po kami, Lord. And patuloy, Lord, pinagpipray po namin na gabayan niyo po nawa, Lord, na teach us, Panginoon, to trust you, Lord. Teach us, Panginoon, kung paano magkaroon ng faith sa inyo. Teach us, Panginoon. Lord, alam po namin may mga pagkukulang kami. Hindi kami worthy, Panginoon, ng inyong sacrifice para sa amin. Pero maraming salamat, Panginoon, dahil sa inyong pagmamahal, binigyan niyo po kami, Lord, ng opportunity para mailigtas. Panginoon, ang umaga po na ito ay para sa inyo. Gabayan niyo po nawa, Lord, ang bawat isa, ang panalangin ng bawat isa sa inyo. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.